Magandang araw mga bata! Narinig niyo na ba ang alamat ng makahiya? Yan ang ikukwento ko sa inyo ngayong araw. Ang mag-asawang Mang Dondo at Aling Iska ay mayaman at may kaisa-isang anak. Mahal na mahal nila ang 12 taong gulang na si Maria. Napakabait at masunuring bata si Maria. Sa kabila ng magandang katangiang ito ni Maria, ang pagkamahiyain ay kaakibat ng kanyang katauhan. Ayaw niyang makipag-usap sa ibang tao kung kaya't nagkukulong lamang siya sa kanyang silid para lamang makaiwas sa mga ito. Si Maria ay may taniman ng mga magagandang bulaklak. Ang kanyang mga bulaklak ay sadyang napakagaganda, kung kaya't ang mga ito ay kilalang kilala sa kanilang bayan. Isang araw, ang kanilang bayan ay pinasok ng mga bandido. Pinapatay nila ang bawat masalubong at kinukuha ang anumang mahahalagang bagay. Sa takot na mapahamak si Maria, itinago siya ni Mang Dondong at Aling Iska sa bunton ng mga halaman. Si Aling Iska ay nagtago sa loob ng kabahayan. Samantalang si Mang Dondong ay nakahandang salubungin ang pagdating ng mga bandido. Diyos ko, iligtas mo po ang aking anak, dasal ni Aling Iska. Nang walang ano-ano'y bumukas ang pintuan ng kanilang bahay. Si Mang Dondong ay walang nagawa nang pukpukin siya sa ulo ng mga bandido. Nagtangkang tumakas si Aling Iska, ngunit tulad ni Mang Dondong, siya rin ay nahagip at nawalan ng malay tao. Naghalugog ang mga bandido sa buong kabahayan. Matapos samsamin ang mga kayamanan ng mag-asawa, ay hinanap nila si Maria, ngunit sila ay bigong umalis. Hindi nila natagpuan si Maria. Nang matauhan ng mag-asawa, ang kanilang anak ni si Maria ang agad nilang hinanap. Patakbo nilang tinungo ang halamanan. Laking lungkot ni Aling Iska nang hindi matagpuan ng anak. Nang walang ano-ano'y may sumundot sa paa ni Mang Dondong. Laking pagtataka niya nang makita ang isang uri ng halaman na mabilis na tumitikom ang mga dahon. Anong uri ng halaman ito? Ngayon lang ako nakakita nito. Ang may pagkamanghang sabi ni Mang Dondong. Tinitigang mabuti ng mag-asawa ang halaman, at doon nila napagtanto na ang halamang iyon ay walang iba kundi si Maria. Ginawa siyang halaman ng Diyos upang mailigtas sa mga bandido. Hindi mapatid ang luha ni Aling Iska, at laking pagkagulat na muli ni Mang Dondong na bawat patak ng luha ni Aling Iska, ito ay nagiging isang maliit at bilog na kulay rosas na bulaklak. Magmula noon, ang halamang iyon ay inalagaang mabuti ng mag-asawa. Sa paniniwalang ito ang kanilang anak. Tinawag nila itong makahiya, tulad ng isang katangian ni Maria. At yan ang kwento ng Alamat ng Makahiya. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Magandang araw mga bata! Narinig niyo na ba ang alamat ng waling-waling? Yan ang ikukwento ko sa inyo ngayong araw. Sa tabi ng ilog Daba-Daba, na ang tubig ay umaagos mula sa bundok ng Apo, nakatahan ng balangay ng dayaw. Pinamumunuan ito ni Raham Musukol. Si Rani Waling ang magandang asawa ng Raha. Siya ang nagdadala ng kaligayahan at kariktan sa dayaw. Magdadapit hapon na nang may isang tauhan ng balangay ang nagmamadaling tumungo sa tahanan ng Raha. Isang masamang balita ang inihatid nito. Ang nakababatang kapatid ni Raha Musukol na si Dato Ampungan ay napatay sa bundok ng Apo. Sinasabing habang nangangaso ang Dato, kasama ang kanyang tauhan. Isang kasapi mula sa tribo ni Raham Makalisang ang pumatay sa kanya. Sa pagkarinig nito ni Raham Musukol ay sumiklab ang kanyang puot
kay Raham Makalisang. Ang tribong ito ay matatagpuan sa kabilang dako ng bundok ng Apo. Agad-agad na pinatawag niya ang kanyang tagapagpayo na si Datok Kinidmanon at ipinahanda ang 100 mga sundalo. Sa kanyang paghihiganti ay lulusubin niya ang tribo ni Raham Makalisang. Subalit sa pagpapasyang ito ay hindi sumang-ayon si Datok Kinidmanon. Hindi mo maaaring pilitin na lumusob sa balangay ni Makalisang. Hindi tayo handa at mapanganib ito para sa iyong buhay. Ang nag-aalalang sabi ng Dato. Ako man ay nag-aalala sa sarili kong buhay. Pinatay nila ang pinakamamahal kong kapatid at dapat bayaran ni Makalisang ang buhay niya ng sariling dugo. Ang pagtitimping pananalita ni Raha Musukol. Ngunit paano ang iyong rani? Papabayaan mo na lang bang iwan siya na walang katapatang ikay magbabalik? Tumating si Rani Wali at nagtangkang pigilin ang paglisan ng asawa. Mahal kong Raha, hindi ako makakapayag na ilagay ang sariling buhay sa guhit ng kamatayan. Ang pag-iyak ng magandang Rani. Kailangan kong ipaglaban ang buhay ng yumaong si Ambungan. Mahal, sana'y maintindihan mo ang pasya ko. Ang sagot naman ng Raha. Si Raham Makalisang ay kilala sa pagpapatay ng sinumang dayuhang lalampas sa kanyang teritoryo nang walang permiso. Wala siyang binubuhay na nagkakasala. Pagmamakaawa ni Rani Waling. Alam ko yan, datapot iya hindi makakapigil sa aking pagsalakay. Maghintay ka lamang, magbabalik ako at ito ay isang pangako. Ang matamlay na pamamaalam ng magiting na Raha. Nang gabing iyon ay lumisan si Raha Musukol kasama ang 100 tauhan patungo sa kabilang dako ng bundok ng Apo. Maraming araw silang naglakbay sa kabundukan upang makaabot sa tribo ng Raha Makalisang. Maraming linggo ang dumaan at lubos na nag-aalala na si Rani Waling tungkol sa Raha. Sa pagkakataong ito ay dapat nakabalik na sila mula sa labanan. Ang nababalisang sabi ng Rani kay Datok Kinidmanon. Mahal na Rani, ikay huwag mawalan ng pag-asa. Darating ang Raha, maghintay ka lamang. Ang pananalig na pagsabi ni Datok Kinidmanon. Kailangang hanapin ko na siya ngayon. Ako'y nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Bilang paggalang mahal na Rani, hindi ako makakapagpahintulot na ikay aalis at maghahanap sa Raha. Mahigpit na bilin sa akin ng Raha Musukol na ikay pananatilihin dito sa balangay. Sinikap ni Rani Waling na umasa at maghintay sa Raha, ngunit paglipas ng 2 buwan ay muling umalab ang pag-aalala nito. Nag-iiwan ng tanong sa mga isipan ng mga taga-dayaw ang paglulusob ni Raha Musukol. Ito ay dahil sa mahabang panahon na dumaan ay walang nakabalik mula sa labanan. Isang gabi, nang tulog na ang Datok Kinidmanon, ay pinatawag ni Rani Wali ang alalay na si Kugihana. Tumungo si na Rani Wali at Kugihana sa bundok ng Apo upang maghanap sa Raha. Maraming araw silang naglakbay at naghanap. Ngunit wala silang natagpo ang pahiwating na nabubuhay pa ang Raha. Buo pa rin ang loob ng Rani na buhay pa ang matapang na Raha at magbabalik ito. Dahil ito ay sa isang pangako. Sa kapayapaan ng kagubatan ay lalong nagdurusa si Rani Waling sa nadadamang pagdadalamhati. Umakyat siya sa isang matayog at malapad na punong kahoy. Buong araw siya doon na malagi sa isa sa mga nakausbong na mga bisig ng puno upang mas mainam niyang matanaw ang maluwang na paligid sa pagdarating ng iniirong nakabiyak. Sumapit ang isang hapon at naubusan na sila ng pagkain. Kugihana, hanapan mo tayo ng makakain. Magpapatuloy tayo sa ating paglalakbay, ngunit nangangailangan tayo ng pagkain at pahinga.
pumitas ka ng mga prutas mula sa mga punong kahoy sa may tabing ilog ng Daba-Daba, utos ng Rani. Ngunit mahal na Rani, napakalayo noon at hindi kita maaaring iwan ng matagal. Mapanganib dito sa bundok ng apo, ang nababalisang sagot ni Kugihana. Basta't sundin mo ako at lumisan ka na upang makabalik ka bago magbukang ni Wayway, ani ni Rani Waling. At nagsimula ng maglakad ng palayo si Kugihana, habang maigi itong nagtataka sa mga salita ng Rani. Subalit sa layong inilakbay ni Kugihana ay napagod siya, matapos magtumpok ng mga makakain. Dahil sa labis na pagkapagod, siya ay napaidlip sa lilim ng isang malaking punong kahoy. Samantala, nang makaalis na si Kugihana, nagdasal si Rani Waling na parang hindi siya nagdadasal noon. Ito na ang nagmimistulang pinakamakapangyarihang dasal na naisabi niya sa Bathala. Mahal na Bathala, ibalik ninyo sa akin ang sinisinta kong si Raha Musukul. Kailangang matupad niya ang pangakong pagbabalik sa aking buhay. Ang kaluluwa ko'y hindi mamamayapa hanggat hindi ko siya makikita. Ako'y maghihintay sa buong buhay. Masubaybayan lang ang kanyang pagdating. Ang nagdadalamhating daing ni Rani ang siyang nangingibabo sa kagubatan ng bundok ng apo. Sa paghahagulhol ni Rani Waling ay dahan-dahang nagtumpok-tumpok ang mga nangingitim ng mga ulap sa naninilim na himpapawid. Nagsimulang umulan, kumulog at kumidlat, na tila sumasagot ang Bathala sa pigating paghihikpi ng Rani. Buong gabing umiiyak si Rani Waling, kasabay ang matinding unos na iniluluha ng kalangitan. Kinabukas ay napakaliwanag ng araw, ngunit hindi na malaya ni Kugihana na umaga na pala. Nang masilayan siya ng sinag ng araw, ay nagising siya, at sa kanyang pagkabigla ay agad-agad siyang napatakbo, patungo sa kinaroroonan ng Rani, taglay ang mga prutas na kanyang pinitas. Ngunit nang makaabot siya sa pinag-iwanan niya kay Rani Waling, siya ay biglang napahinto. Wala na ang Rani sa mayabong na punong kahoy na kinananatilihan niya kahapon. Subalit sa sangang iyon na o'y kinaupuan ni Rani Waling, ay may taglay na kakaibang bulaklak. Ito'y munti, at ang mga lilang petal nito'y kabigha-bighani. Dalawang araw naghanap si Kugihana kay Rani Waling sa kagubatan, ngunit hindi niya ito natagpuan. Umuwi na lamang siya sa balangay ng Dayaw upang humingi ng tulong. Sinabihan niya si Datu kinidman nun sa lahat ng mga pangyayari. Nasa pagkarinig nito'y madaling naghanda ng mga tauhan upang tumungo sa gubat. Sa kagubatan ay naghanap silang lahat kay Rani Waling sa loob ng 3 araw. Wala ni isang kaalaman ang naiwan ni Rani, maliban lang sa bulaklak na iyon. Sa pagkakita nito ni Kugihana ay nabigla siya sa pagdami. Ang mga lilang bulaklak na iyon ay kumalat na bumabalot sa punong iyon. At sa mga katabing puno nito, nawaring may hinahanap. Ang bulaklak na ito'y kasingrangya at kaakit-akit ng magandang si Rani Waling. Siya ay ating ipaubayan sa makapangyarihan na Bathala hanggang sa pagkakataong matanto niya ang tanging ninanais. Ang pagbabalik ng iniirog na si Raha Musukul. Ang marahang pananalita ni Dato Quinidmanon. Magmula noon ay waling-waling ang tinatawag sa nilang bulaklak na iyon. Pinaniniwalaang patuloy niya naghihintay pa rin si Rani Waling sa pagbabalik ng sinta. Ito ay lalong-lalo na tuwing umuulan at mabagyo kung kailan dumadami at kumakalat ito sa mga puno. At ang nilang kulay nito ang kulay ng pagdadalamhati ni Rani Waling na hanggang ngayon hindi pa natatahan.
At yan ang kwento ng Ang Alamat ng Waling-Waling. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Magandang araw mga bata! Narinig niyo na ba ang Alamat ng Rosas? Yan ang ikukwento ko sa inyo ngayong araw. Noong araw ay may isang magandang dalagang nagngangalang Rosa. Nabalita sa kanyang angking kagandahan, kayumian at kabaitan. Maraming nangangayupa pa sa kanyang kagandahan. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi niya mapusuan. Dahil ang gusto ni Rosa ay ang maglingkod sa Panginoon at sa pagtulong sa mga nangangailangan ng kanyang tulong. Ngunit si Cristobal, isang mahigpit niyang mangingibig, ay di makakapayag na di mapa sa kanya ang dalaga. At ito'y nagtangkang agawin si Rosa at tinala ito sa hardin. Ngunit nananalangin si Rosa sa Panginoon at noon di siya'y naging bangkay. Sa takot ni Cristobal ay ibinaon niya ang dalaga sa bakuran nito. At saka siya lumayo sa pook na iyon upang di na magbalik kailanman. Mula noon ay hindi na nakita ng mga taga roon si Rosa. Sa halip, sa bakuran nito ay may isang halamang tumubo na may bulaklak. Ngunit paghawak sa tangkay nito ay mapapasigaw ka dahil sa talas ng tinik ng halamang hinahawakan. Dahil nilob ito ng Panginoon na gawing bulaklak si Rosa. Na ang tangkay ay may tinik na tagapangalaga rito upang di pagnasaang pupulin lamang ng sinuman. At yan ang kwento ng Ang Alamat ng Rosas. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Magandang araw mga bata! Narinig niyo na ba ang alamat ng Chocolate Hills? Yan ang ikukwento ko sa inyo ngayong araw. Noong unang panahon, sa probinsya ng Bohol, parting Kabisayaan, may lupang malawak, subalit ito ay tuyot. Makikita mong biyak-biyak ang lupain kapag tag-init. Talagang pagpapawisan ka kapag napadaan ka sa lugar. Subalit, kapag tag-ulan, ito ay maputik at siguradong mababaon ng iyong paa kapag ikaw ay nakayapak. Ngunit, kung araw ng taniman ay maaliwala sa kapaligiran sa kulay ng berdeng tanawin ng puok. Ayon sa matatanda roon, may isang araw sa magkabilang dulo ng isla na may dalawang higanteng dumating. Ang isa ay nagmula sa parting timog at ang isa naman ay sa hilaga. Ang mga naninirahan doon ay nangangamba na baka magkita ang dalawa, kaya't nilisan pansamantala ng tagaroon ang lugar. Sa inaasahang pangyayari, nagkita nga ang dalawang higante. Anong ginagawa mo sa aking nasasakupan? Ito'y aking pag-aari at umalis ka na. Galit na sinabi ng higanteng mula sa timog. Maghanap ka ng lugar na iyong aangkinin. Aba, ako yata ang nauna rito at ito'y pag-aari ko na. Sagot ding galit ng higante mula sa hilaga. Ikaw dapat ang umalis. Hindi maaari ito. Ito ay pag-aari ko. Sabay padyak ng higante mula sa timog at nayanig ang lugar na parang lumilindol. Lalong hindi maaari. Mas malakas ang padyak ng higante mula sa hilaga. Noong panahong iyon ay katatapos pa lamang ang tag-ulan at maputik sa kinatatayuan nila. Ginawa ng isang higante ay bumilog ng putik at ibinato sa isa. Subalit, gumanti rin ng isa at humulma rin ng isang bilog na putik at siya ring binato sa kalaban. Walang tigil na batuhan ng binilog na putik hanggang ang dalawa ay hingalin, naubusan ng lakas at nawalan ng hininga. Tumumba ang dalawang higante na wala ng buhay. Marami ang nakasaksi sa pangyayari na tagaroon. Ang sumabat sa paningin ng mga tao, ang malahiganteng bolang putik
na siyang ginamit ng mga naabing higante sa pagbabatuhan. Pagkatapos ng pangyayari, nagsibalikan ang naninirahan doon, namuhay ng mapayapa at masagana. Dahil sa bulubunduking ginawa ng mga higante na kulay tsokolate na sila ring napakikinabangang taniman. Ito ang pinagmulan ng Chocolate Hills. At yan, ang kwento ng Ang Alamat ng Chocolate Hills. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Ang araw mga bata, narinig niyo na ba ang alamat ng bulaklak? Yan, ang ikukwento ko sa inyo ngayong araw. Noong unang panahon, may isang prinsesang may napakagandang buhok na iba't iba ang kulay. Siya'y nagngangalang Prinsesa Buna na umiibig ng palihim sa kanilang hardinero na si Lakan. Araw-araw ay pumupunta ang prinsesa sa hardin. Iniisip ng kanyang ama na mahilig lamang talaga ang prinsesa sa mga bulaklak, kaya ito ay laging naroroon. Ngunit, lingid sa kaalaman ng ama ay hindi iyon ang pinupunta ng kanyang anak sa hardin. Pinupuntahan ng prinsesa si Lakal na laging gumagawa ng sari-saring pabango na gustong-gusto niyang amuyin at gamitin dahil sa kakaibang amoy ng pabangong gawa niya. Ngunit isang araw, nahuli ng hari ang dalawa na naglalakad sa hardin ng magkahawak ang kamay. Agad na nagalit ang hari dahil lang isang prinsesa ay umiibig sa isang hardinero. Kaya isinikreto niya sa kanyang anak ang plano niyang pamamaslang kay Lakal. Inutusan ng hari ang isang kawal na pagdating ng gabi ay dapat ipatapon si Lakal sa kagubatan at iwan doon hanggang mamatay. Ginawa ng kawal ang utos ng hari at agad na iniwan si Lakal sa gitna ng gubat. Si Lakal ay namatay at ang prinsesa ay inintay ang pagdating ni Lakal sa hardin. Ngunit hindi niya nakita ang binata hanggang magdilim. Ilang araw na nagintay si Buna at hindi siya kumain o naligo. Ni hindi rin siya natulog at kinaumagahan ay inaantay pa rin niya si Lakal. Isang araw ay naisipan ng prinsesa na umalis sa palasyo at hanapin si Lakal, ngunit siya ay nanghihina na. Paglipas ng ilang araw ay hinanap ng hari ang kanyang anak na si Buna. Pumunta siya sa hardin kung saan nagpupunta si Buna upang intayin si Lakal. Ngunit ang nasilayan niya lamang ay ang isang malagong halaman na may iba't ibang kulay at iba't ibang uri. Napansin din niyang ito ay kakulay ng buhok ng kanyang anak. Kasing bango rin ng mga gawang pabango ni Lakal ang mga halaman. Nasa huli palagi ang pagsisisi. Nalungkot ang hari at walang nagawa kundi alagaan ang natitirang bungan na naiwan bilang alaala sa anak. Pinangalanan niya ang halaman na bunalak at kalaunan ay tinawag na bulaklak. At yan, ang kwento ng Ang Alamat ng Bulaklak. Hanggang sa muli mga bata, paalam!